ba na ang Pilipinas ay isa sa may pinakamalaking mina ng ginto sa buong mundo? Kaila sa marami na ang negosyong minahan sa bansa ay nagkakahalaga ng sobra sa isang trilyong dolyares. Ganun pa man, hindi kasama ang Pilipinas sa 10 nasyon na pinagmumulan ng may maraming produkto ng ginto, dahil ang mina ng bansa ay hanggang ngayon nakabaon pa rin sa lupa. Kaya pinupuntirya ito ng mga dayuhang nagmimina. Bagaman napakarami ng ginto sa bansa, mayroong mga naniniwala na ang tunay na nakikinabang dito ay ang mga dayuhang korporasyon at hindi ang mga mamamayan. Sa makatuwid, malaking pinsala ang dulot nito sa ating kalikasan. Ang tanong, totoo ba? Magkano ang halaga ng mga ginto na nasa bansang Pilipinas? Ayon sa Gulf News, sa estima noong taong 2019, ang Pilipinas ay nakahilata sa halagang 9 hanggang 11 bilyong dolyares na halaga ng ginto. Sa kasalukuyang halaga ng peso, ito ay humigit kumulang na 454,965,000,000 hanggang 556,105,000,000 piso. Ayon din sa ulat, noong taong 2017, tumanggap ang bansa ng 25.5 bilyong pisong buwis mula sa mga minahan at nagbuhat ng 200,000 mga trabaho sa mga mamamayan. Ilan sa mga lugar na mayaman sa mga bakal at ginto ay ang Benguet, Masbate, Nueva Vizcaya, Cebu, Compostela Valley, Davao, Palawan, Surigao, Camarines Norte at marami pang iba. Ayon sa Forbes.com, may mga opisyales mula sa Maynila ang naniniwala na ang pagmimina ay makakatulong sa pagsustento ng ekonomiya taon-taon. Kaya pag nanasa na rin ang gobyerno para sa bansa, ang mas marami pang mga dayuhang minaan na maaaring makapagdulot ng trabaho sa mga 250,000 mamamayan. Isa rin sa hinihiling ng mga opisyalis ng pamahalaan ay ang mas malaking buwis mula sa mga kumpanyang nagmimina. Kaya marami ang nagtatanong kung napakaganda pala ng mga maidudulot ng minahan para sa bansa, bakit hindi minahin ang lahat ng ginto upang matulungan ang ekonomiya ng Pilipinas? Hindi ganun kadali. Ang sabi sa World Politics Review, malaking bahagi ng 1.4 trilyong dolyares na nakabaong mina ay nasasakupan ng Compostela Valley sa rehiyon ng Davao. Ayon din sa ulat, ang lugar ng Pantukan ay ngayon isa sa pinakamayaman sa Mindanao dahil sa pagmimina. Bagaman marami ang nagpoprotesta, mga karahasan at sakuna ang nagaganap na may ugnay dito, ang Pantukan ay halimbawa ng kasaganaan na inaidudulot ng pagmimina sa bansa. Subalit hindi lahat ay masaya. Dahil ang ulat naman ng Manila Standard, isa sa pinakamalaking sakuna sa minahan ay naganap noong taong 1996 sa isla ng Marinduque, kung saan nagumpisa ang problema noong nagsimulang magtapon ng kumpanyang MARCOPPER ng kanilang basura sa hukay ng Taapian.
At ayon sa ibang ulat, nasira ang dam ng Minahan kung saan nakatipon ang mga nakalalasang tubig na gamit ng mga naghuhukay. Dahil dito, nagkaroon ng malaking baha sa lugar na sumalanta sa kapaligiran. At hanggang ngayon, makikita sa Marinduque ang pinsalang iniwan ng Minahan, hindi lamang sa mga halaman, pati na rin sa mga tao at hayop sa lugar. Hindi lang ito ang sakuna na dulot ng pagmimina. Ayon sa ulat ng GMA News, sa kasalukuyan, ang mine spill ng FILIX sa Benguet ay ang pinakamalubhang sakuna na naganap sa Pilipinas dulot ng Minahan. Halos 20 milyong toneladang labi ng Minahan ang umagos sa lugar ng Itogon nang ang tubo mula sa hukay ay nasira. 10 beses itong mas malaki kumpara sa agos na nakalalasong tubig dulot ng mga copper mining. Pagkatapos ng lahat nito, sinisisi ng kumpanya ang mga pag-ulan sa lugar kung kaya ang kanilang dam ay gumuho. Bagaman marami ang umasensa dahil sa pagmimina, katulad ng mga tagapantukan sa Mindanao, mayroong mga biktima ang hanggang ngayon ay umaasa sa bayad ng mga dayuhang korporasyon katulad ng mga taga Marinduque at mga taga Benguet. Kaya naman mayroong mga batas na kailangan tuparin ng mga dayuhang korporasyon upang ang mga ito ay mabigyan ng pahintulot na magmina sa bansa. Subalit ayon sa Reuters.com, sinabi ng Pangulong Rodrigo Duterte na malapit na niyang pahintuin ang pagmimina sa Timog Silangang Asya dahil sa masamang epekto nito sa kapaligiran kung saan pinariingan ng Pangulo ang kanyang mga sinabi 2 taon na ang nakararaan. Ganito rin ang ulat ng The Guardian na ang mga umuunlad na nasyon ang nagbabayad ng malaki dahil sa paglaganap ng pagmimina sa iba't ibang dako ng daigdig. Ayon sa isang panayam, natanto di umano na ang pagmimina ay nagwawatak sa mga mamamayan, pumapatay sa kanila at hindi nakakatulong sa tao. Bagkus nakasisira di umano ito sa kanilang mga prinsipyo. Dahil sa mga nasabing sakuna, ayon sa Business Mirror, ang Department of Environmental and Natural Resources o ang DENR ay nag-aproba ng paunang 5 milyong piso upang itayo ang isang dam sa paligid ng Ilog Mogpog sa Marinduque. Bilang simula ng paglilinis sa pinsala dulot ng MARCOPPER mines. Umpisa di umano lamang ito sa marami pang mga susunod na paglilinis sa lugar. Walang duda na maraming mga mamamayan ang magiging maligaya sa magandang balitang ito mula sa pamahalaan. Kaya ang paalala sa mga mamamayang Pilipino na huwag magpabaya sa kanyang kalikasan. Sapagkat kung hindi iingatan ng ating yaman pagdating ng panahon, kapag wala ng lahat, tsaka lang ito magsisisihan. Marami ang nagtatanong kung mapatigil kaya ng presidente ang pabayang pagmimina sa bansa. Mabigyan kaya ng pangmatagalang tulong ang mga mamamayan ng Marinduque at ng mga taga Benguet. Maipatupad naman kaya ng DENR ang kanilang pangako sa mga Pilipino. Mayroong mga naniniwala at mayroon ding mga naghihinala. Kaya ang tanong,
Totoo ba